Yo, what's up? It's your boy, Twix PH. First off, I wanna say thank you sa lahat ng mga subscribers natin, mga avid viewers natin, at sa mga yung silent viewers. We're currently on 129 subscribers. Sana dumami pa tayo. So, keep on supporting me, mga ka-Twix. Kaya, keep on sharing the video para mas madami tayo matulungan. Don't forget to comment and subscribe para if ever meron tayo mga bagong video na ma-upload, notify kayo agad-agad. And shoutouts kay Lynn Penuela, bagong subscriber. Thank you so much, Lynn. Take care and God bless sa'yo. And for today's video is ang bagong APN na boosted. So, meaning po, mas pinabilis itong APN settings na ito. And proven and tested ko na po kanina. Pero kung gusto mong itry ito, pwedeng-pwede, baka working sa inyo, baka mabilis din. At kung meron kang working na APN until now, so, yan na muna. To all networks po siya, so puti rin siya sa iOS at saka Android at saka Wi-Fi support din siya. Mabilis lang po din na video, so panoorin mabuti. Ayan, andito po tayo sa settings. Yung gamit ko po ay Samsung J7 Prime. So kaya sabi ko nina, pwede siya sa iOS at saka sa Wi-Fi. So ang gagawin niyo lang po is punta kayo sa settings nyo, depende sa settings nyo, tapos hanapin nyo yung access point names yun, tapos palitan nyo yung APN. Yung APN na gagawin po natin ngayon, so kung Android ka, please sundan yung gagawin ko. Punta kayo sa mobile networks, tapos punta kayo sa access point names, and then ito po yung gagawin natin, si Telstra. Ito po yung boosted na APN, so nakapascale naman dyan sa screen para hindi na kayo mahirapang tumingin. Telstra, tsaka ito yung pinaka-importante, dapat gayahin yung telstra.wap. Ayun, dati telstra.iph, ngayon boosted siya, so telstra.wap, gayahin na lang. Proxy port, wala na. Username is wala na, tanggalin na yan. And then si server, wala na. And then authentication type is si PAP, yun, PAP, PAP. And then APN type is not set. And then si APN protocol po is IPv4 tsaka IPv6, same sa roaming protocol. Pero dito sa server nyo, kung gusto nyo, yun yung lagyan ng ganyan, google.com. Ayan, pwede nyo lagyan. Ayan, kung working sa area nyo, pwede nyo lagyan. Ayan. So, sa bearer po tayo, unspecified po yung bearer natin. So, ganito, kung mahina yung signal sa inyo, like, naka 4G ka, tas lumilipat sa H+, mas maganda unspecified. Pero kung naka malakas LTE sa inyo, LTE, tapos naka lumilipat sa 4G+, pero hindi ka na nagpo-4G, mas maganda ito. Push mo na sa LTE para mas malakas yung signal. Pero yun nga, same sa situation ko na mahina yung signal sa amin, mahina yung 4G sa amin, so mas maganda unspecified. Pero inuulit ko, kung okay sa inyo LTE, pwede. Pero sa akin, ito yung working. So, dyan ako. Depende po sa settings niyo. So, ayan. If ever okay na, pakikuan, pakitawag dun, paki-review. Tapos, oh, pag okay na, yun na. Pwede na yung save. So, if ever meron kayong speed test na application like Ookla, pwede nyo itry para malaman nyo kung gano'n siya kabilis sa location nyo. So, if ever working sa inyo, please share the video para mas madami tayong matulungan. Tapos kung hindi working naman, mag-comment kayo. Kung working, update kayo, mas appreciate, para malaman ng iba. Tsaka if ever meron akong matulong, tutulong ako agad, magre-reply ako agad. So don't forget to like the video, and then don't forget to subscribe para if ever meron tayong mga bagong video na darating, ma-update kayo agad-agad. So sana nakatulong ako this day. Sobrang thank you po. Sana may natutunan. It's your boy, Twix PH. I'm out.